ang simula ng aklat ni Tobit. Sa buong buhay ko, akong si Tobit ay nagsumikap na mamuhay ng matapat sa kalooban ng Diyos. Inugali ko ang pagkakawang gawa at naglingkod ako sa aking mga kamag-anak at mga kababayan na kasama kong napatapon bilang bihag sa Ninive, Assyria. Nang makabalik ako sa aking tahanan sa piling ng aking asawa at anak ay panahon ng pagdiriwang ng Pentecostes, ang pista ng 7 linggo, at hinandugan nila ako ng isang masarap na salusalo. Nang makita kong nakahain na ang masarap na pagkain, tinawag ko ang aking anak na si Tobias. "Anak," ang wika ko, "humanap ka rito sa Ninive ng kahit sinong dukhang kababayan nating tapat sa Panginoon. Dalhin siya rito at nang makasalo ko, daliin mo, hihintayin kita." Lumabas nga si Tobias upang humanap ng makakasalo ng kanyang ama. Ngunit bumalik ito agad at sumisigaw, "Tatay, tatay, bakit, anong nangyari, anak?" Tugon ng ama, "May kababayan tayong binigti at itinapon sa palengke," sagot ng anak. Dahil sa narinig ko'y hindi na ako nakakain. Halos patakbong iniwan ko ang hapag. Pinuntahan ng bangkay at dinala ko sa isang kubling pook upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin, naglinis ng katawan at kumaing nalulumbay. Noon ko nagunita ang pahayag ni Propeta Amos sa mga taga-Betel, "Ang inyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamhati at ang inyong kasayahan ay magiging panaghuyan." Nanangis ako. Paglubog ng araw, lumabas ako at humukay ng paglilibingan at ibinaon doon ng bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, "Hindi na ba nadala ang taong ito? Ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan. Ngayon, naglibing na naman." Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, "May isang tao nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisan ng ubas at nagpatayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga katiwala at siya nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga katiwala ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga katiwala ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga katiwala. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Ganoon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari, ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga katiwala, "Ang taong iyan ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya upang ganap ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito at pagkatapos ay tinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga katiwalang iyon at ang ubasan ay papamahala niya sa iba. Hindi ba't nabasa na ninyo ang sinasabi sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan? Ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang pinapatamaan ng talinhagang iyon, tinangka nilang dakpin si Jesus, subalit hindi nila ito magawa
sapagkat natatakot sila sa mga tao. Kaya tumalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.